Balik tayo sa Banner Story, mga kababayan. Ako po si Jake Madarazo. Ako po si Arlene De La Cruz. At alam nyo, habang nakabreak ko kami, mga kababayan, patuloy kami sa paghalungkat ng mga balita. At syempre, nakuha natin, Arlene, may mga bago palang statistics on dyan sa double barrel sa Oplantukhang. Kanina, 800 plus yung binigit natin. Ito'y August 31, as of 6 a.m. ngayong umaga. Updated ito. Ito'y siguro, kasi binigay ito ni Cecilia Suerte Felipe, no, na nakuha natin. Ang mga binisita rin ng mga bahay as of 6 o'clock ay 565,131. Ang dami na, kalahating milyong bahay. Ang nakatok. Hello. Ito po ang inyong consensus. Parang hindi ka in pag hindi ka nakatok. Diba? Tapos ang mga nag-surrender. Meron kayang ganito ang feeling, Jake? Bakit ganun? Sila kinakatok kami, hindi. Ang surrender is daw ay 627,358. Pero ito importante. As of 6 a.m., mga babayan, ang drug personalities na napatay nila, ha? Drug personalities na napatay daw ay 900. 900 drug personalities arrested, 12,930. Yan, ha? Yan ay legitimate police operation. Hindi pa yan pagkatapos, yung sinasabing napatay na sindikato. Oh. Ang number of operations conducted ay 8,073. Talagang pagod na pagod din ang mga police sa kanilang mga bypass operations. 6 a.m. ito eh. Kasama na kaya yung kanina? Hindi pa. 6:30 na tayo po. 6:30. So yan po, latest, ha? Ang latest po, kalahating milyon bahay na ang Tukhang. Magandang maga po. Aabutin po ba kayo ng tanghali? O yan po, mga mabayan. In the meantime, ha? In the meantime, ito yung paborito kong portion eh. Hahanapin ko lang yung spiel. No? Tagal? Para sa Billboard Go Premium dito sa Radyo Inquirer 990 at Inquirer 990 Television. Billboard Go Premium. Billboard Go Premium. Oh, tawagin na natin. It's a go. It's Billboard Go. Ricky Rosas, nasa Trinoma area si si Ricky. Ang hirap ng switch ni Ricky, no? Mula doon, nakatapak ng dugo. Ngayon, magpapasaya ng tao. Di ba, Ricky? Ricky Brosas. Ricky, go ahead. Hello. Yes. Alan, ganun daw talaga ang multitasking. Ganun talaga ang buhay. Kausap ko si Marixie Prieto kahapon. Dahil yung presentation ko, nandun ka eh. Sabi niya, wow. Who is that reporter? Sabi niya. Wow. Sabi ko, ma'am, hindi ko reporter yan. Ano yan? Si Miss Earth yan. Kala ko entity. Hindi ko reporter yan. Entity po yan. He's everywhere. Si Sandy na nakakilala sa iyo. Sabi niya. Hi, good morning, ma'am. Anyway, Arlene at Jake, good morning sa inyo. Nandito tayo sa napakahabang pila ng mga sasakay ng MRT. Dito sa my Trinoma area. Sa mga sumandaling ito na ako hanggang kung saan, meron tayong billboard. Na, Ayan, magtatabi itong dalawa at nadatnan ko nandito itong si Ate Bernadette sa Austria. Ayan, nag-aabang siya ng masasakyan. Saan ka papunta, te? Santa Maria. Bulacan. Ano, magdarasal ka? Hindi, mag-work po. Ah, mag-work. Dahil isang merchandiser itong si Bernadette. Anyway, taga SM niyan siguro, Santa Maria. Oo. Ano gagawin mo din? Work po. Mag-work. Magtatrabaho yan sa mall, Gusto buhin mag-work. Sige. Iba naman tayo. Doon sa nakikita natin yung billboard ngayon, Bernadette, 'di ba? Meron tayong TV screen diyan. At may nakalagay na programa at mga anchor. Ano ang pangalan ng programa na nakita mo? Banner Story. Wow! Banner Story! Oo. Dahil sabi mo malago ang mata mo, sabihin ko na lang kung sinong angkor. At yun nandiyan ngayon nakikinig na rin. Grabe ka mo. Naman, no? Malago na mata niya eh. Ba't di ka magsalamin? Ito talaga, pinahirapan mo pa. Mamimigay tayo ng salamin. Malapit na. Mamimigay kami ng salamin. Ikaw nga dyan, malabo na mata mo sa APE kahapon. Di ka pa nagsasalamin eh.
Abangan mo dito ha, dahil pagbalik ko may salamin akong dala sa'yo. Yung anchor namin na nandyan na nagsasalita, naririnig mo sa monitor, si Jake Maderaso at Arlene De La Cruz. Hi! Hi! Napakatipid niya. Dapat kasi habang nag-report, habang nag-report ka, nakaano ka sa mobile app natin. Oo. Para na ipapakita mo. Pinapakita ko rin sa kanya, Jake, itong itong cellphone ko kung saan nandito yung application natin. Huwag mo kalimutan natin yung app na nakikita mo diyan, yung Radyo Inquirer, ha? Okay. I-download mo lang yan. Sige, maraming salamat sa iyo at ingat ka sa biyahe. Ano pinanalunan niya? Po. Hindi mo pa sinabi. Nanalo po siya ng sobre. Sobre, okay. Congratulations. Okay. Pamasahe, baon ng mga bata. Pamasahe, di ba? Siniswerte, di ba? Nag-abang lang siya dito, kumita ng ganon-ganon lang. Okay, maraming salamat at ingat kay Ate Bernadette. At yan na muna, Jake, ang ating pa-promo po na ito sa Trinoma sa Quezon City. Back to you. Oras na para sa Billboard Go Premium dito sa Radyo Inquirer 990 at Inquirer 990 Television. Billboard Go Premium. Billboard Go Premium. Arlene De La Cruz, Jake Maderaso, Banner Story. Oy, meron na namang sumaya. Isang sales lady siguro, merchandiser sa Santa Maria. Di ba may SM doon? Meron SM, Santa Maria. Mm-hmm. Anyway, mga kababayan, patuloy po yung aming pagbibigay ng premyo sa ating mga billboards na nagkalat ho sa Metro Manila, mga kababayan. Kaya antabayanan po yan yung ating mga roaming reporters. Madiscover nyo. Kami ho yung nag-iikot, hindi ho para, hindi ho randomly yan. Kasi kami po yung may billboard. May billboard. Random them in a sense na hindi mo alam kung sino lalapitan, di ba? Hindi kami nanggagaya. Bumili muna kayo ng billboard niyo. So talaga, bakit may intriga bang ganun? So talaga, boss. Nagtanong na ba tayo ng question of the day? Kanina. Ano ang kinwestiyon natin? Ano almusal natin? Hindi, ang almusal natin yung patay kanina sa CC Garcia. O ito gagawin natin. Yan, nakalagay na. Project Tokhang. 565,000. Ang bilis naman, Raul. Ang bilis, binabasa pa. 565,000 ang kinatok. Nakakapagod yun, ha? Isipin mo, 565,000. Yan yung napatay. Ang napatay ay 900. Mm-hmm. Sarado. Yung kanina, 901. Ang kung inarest, related sa drugs, ha? Ang inarest ng pusher ay 12,930. Mm-hmm. Tapos, and the number of operations conducted 8,073. Nga pala lagi nating binabanggit in reference doon sa sa Thailand 3,000 plus yung napatay doon. No, hindi 2008 lang actually. 2008. Pero pag binasa mo yung mga detalye, binalikan ko tinignan ko. Oh. Hindi katulad dito na parang ang style is execution, yung parang tawag nga natin dito salvage, 'di ba? Doon parang maramihan may operation. Diba, parang may labanan, may sabay-sabay actual, sabay-sabay napapatay. Hindi iba-iba yung yun ang pagkakaiba ng mukha doon sa kampanya ron at saka dito. Anyway, kasi marami silang pulis, gaganda ng mga baril ng mga pulis doon. Talaga hindi, operation. Naman, saka ang kalaban nila ron Sindikato malalaki Golden Triangle. Oh, Golden Triangle. Tsaka talaga ng labanan. Talaga, naglalabanan sila. Yun meron din mga nasa salvage din. Mm-hmm. Meron din silang ganun na. Pero 2008, ang namatay. Ganon katindi. Nawasa ko. Nagalit ho kasi si Taksin doon. Dahil maski monks Buddhist monks. Mm-hmm. Yung mga elementary schools, nagtitinda na ng Bakit dito ba sa atin? Hindi. Mas grabe sa atin. Oh, so totoo lang po. Meron, pedicab driver. Sabihin niyo sa akin kung merong tatanggi sa inyo na ang droga ay nakaabot na sa mismong eskwelahan. Barangay. Sa barangay niyo. Wag na yung barangay. Eskwelahan. Eskwelahan mismo. Mga elementary school, ito, high school, lalo na. Ito, lahat na ho ng barangay talagin natin, Arlene. Alam na nila yung tindahan ng Boshab. Mm-hmm. Anong tawag niya? Sekator. Kahapon, kausap ko si Butchang ko, hindi siya makapaniwala. Jake, yeah. Kasi sabi ng technician ko, dating sekator yan. Meron mo kami expert opinion dito. Sinabi mo sa kanya, sekator? Sekator. So, latest ka, hindi niya alam yun. So, nagulat siya na. Kasi sabi niya sa akin, ba't ang dami namamatay ng mga pedicab driver? Namamatay ng mga ng mga maliliit na tao? Sabi ko, alam mo, yan ang hindi nakita ni Duterte. Napatingin siya. Bakit hindi nakita nila Duterte? Kasi yung mga pulis, na yung kanilang retail machinery, yan ang mga pinapagapang nila ng bentahan. Hindi, actually nakita nila yan, yung aparatus. Pero hindi alam na ganun kalaki. Alam ni Duterte yun. Sa Davao, ganun din. Pero hindi ganun kalaki on a nationwide. Mm-hmm. Nakita mo naman, dahil
ang napapatay nila ng Police Operation 900, ang pinapatay ng mga vigilante so-called sindikato killing, nasa 1,004. Hindi naman vigilante yun eh. Sindikato rin yun eh. Sindikato. There is no such thing. Kasi kung may vigilante killing, alam nyo? Meron din. Hindi, kung, no. Kung meron. May vigilante killing, Jake, ginawa yan bago pa umupo si Duterte. Ang ibig kong sabihin, bakit ba noon? Hindi ba nakakagalit ang problema sa alam droga? Alam mo, meron yan, Aline. Alam mo kung bakit kasi nasabi sa'yo. Mm. Sapagkat, alam mo, sinabi ni Presidente, di ba? Oh, 4 million, bibigay ko. 5 million sa isa. Drug lord. Pag sumunod sa kanya, 4 million. Alam mo, kaya ko sinasabi may vigilante niyan. Naalala mo yung namatay sa Visayas na number 2 na drug lord daw? Na may hearing lang papunta ng munisipyo? Sino ang bumarel? Sniper ang bumarel. Sniper ang bumarel. Long range. O sino? Eh kung assassin yun, di ba kung assassin yun? Apay, matatakot ka talaga. Baka pwede rin naman sindikato rin, ano, di ba? Pwede rin sindikato ang tumira doon. Sniper ang bumarel, mga kababayan. Kaya attend lang ho ng ano yun. Kaya yung mga nakot-takot na takot yung mga nasa bilibid eh. Kapag may hearing ka, naku, Diyos ko po. Ito ngayon, halimbawa itong si Udikta. Diba? Sa tingin mo, sino ang may interes na umano sa kanya bumarel? Ang mukhang malakas ang loob ng mga pulis ha, na sinasabi na iimbestigahan din sila. Mm-hmm. Pina-check nila lahat yung pinabalistik nila kaagad yung mga baril nila para patunayang hindi galing sa kanila. Mukhang mukhang malakas ang loob dito ng pulis. At saka parang wala namang direktang connection yung mga pulis na ito. Hindi, saka may order sa kanila na after every killing, talagang kailangan may post-operation support. At saka ibang lugar to eh. Diba? Ibang lugar. Kumbaga wala silang direktang kaugnayan dito kay Udikta. Ang dapat daw na anuhin dito, balikan, sino nga yung mayor na nabanggit sa Iloilo na sangko sa drugs? Ah, si Jed Mabilog. Si Mabilog. Si Mabilog. Oh. Si Mabilog ay may kamag-anak. Drilon. Si Drilon. Sinabi ko lang may kamag-anak. Eh, sinabi ko lang may kamag-anak. Eh, alam ko lang diretso ko lang. Banggitin na natin. Eh. Sabi ko lang may kamag-anak siya. Okay. So, kaya may sinasabi ni Sahan. Oo. Kaya naman talaga layo naman nun. Ano, sino nga yun? Si Iloilo? Sino si Noel? Ano, si Mayorada. Napakapituloy akong bigla sa'yo. Si Mayorada. Sabi ni Mayorada, tanongin niyo si Mabilog, sino nagpapatay kay Udikta. Hindi, pero ang tanong nga dyan, alam mo, Arlino, pareho kasi may kasi na may listahan daw. Yung kay Kerwin, yung tatay, may listahan daw. Ay, nagbanggit na. Binanggit niya. Huh. Eh, dito raw, sinasabi raw dito kay Udikta, may listahan binigay sa CIDG. Ang sinasabi naman ni Portun, walang binigay na listahan dyan. Hindi, ang lumalabas ganito, 'di ba pagdating doon wala pang listahan. Parang kinonvince na ilabas mo na sa CIDG. Nasa bahay daw. Nasa bahay daw. Oo, Sueño, 'di ba? 'Yun ang sabi ni Sueño. Pero kung ano 'yun, kung naibahagi halimbawa, 'di ba, walang listahan. Pero in confidence, this is just ano ha, germs in our mind ha. Paano kung in confidence sinabi mo sa ano? Sa abogado mo. Sa CIDG. Hindi, sa CIDG o sa abogado mo. Halimbawa, hindi, kasi bakit mo, si Portun. Medyo malinaw yung pagkatakot niya, di ba? Although sinasabi niya, walang kinalaman sa drugs. Hindi naman namin sasabihin na ano, na may kinalaman sa drugs si Portun. I will never believe that, lalo na pag si Attorney Portun. Yumaman yan sa practice siguro, pero hindi dun dahil sa ano, sa involvement sa drugs. Ang sinasabi ko dito, pwedeng in confidence, intriga, di ba? Sabi nga, marami intriga ngayon. Na ibigay sa kanya yung impormasyon. Pwedeng mangyari yon. Pero sasabihin natin na si kasi ang text message niya parang wag po kayo maniniwala pag ako ay niling sa drugs. Hindi talaga kami maniniwala dahil matagal ka na may kaya sa buhay. Ang sinasabi ho ni Porto na sinabi ron ni Udikta sa kanya, if I am gunned down, do not believe that it is the handiwork of the drug associates of Udikta. Ayan ang sabi ron ho ni Porto na sabi niya. Fortune din Udikta din give drug matrix to government lawyers. Pero alam mo, may binanggit dito si Fortune na noong 2015 pa raw niya kilala itong si Udikta. Ito ay lumapit sa kanya regarding one problem. 'Di ba? Kaya ang sinasabi nga natin dito kasama Arlene, eh kumatagal na sila makakilala at sinasabi rin ni Fortune sa mga radio interviews, mabuting tao daw itong si Udikta. Di ba yan ang sinasabi niya? Eh, since ang association niya po ay 2015 pa. So kayo, maniniwala ho ba kayo kay Portun? O maniniwala kayo sa intelligence ng PNP? Dahil sinasabi ng intelligence ng PNP, hindi talaga ano yan. Sabi nga ni Bato eh,
tell that to the Marines. Sabi nga rin yung bato, di ba? Mismong so, nasa Iloilo siya. Ito ngayon, kwentong Iloilo ulit. Sabi ko nga ganun, buti na lang dati nang matapang itong si Mayorada, di ba? Tanungin daw, nasan si Mabilog ngayon? Nasan ba? Kung nasan si Mabilog. Ganun ba? So yan ang tanong tanungin, natin. Tanungin, nasan si Mabilog? So ang tanong natin ngayon, umiinito itong drug problem na ito, mga kababayan. At ayon po sa latest statistics, as of 6 o'clock, 500,000 na po. 565,000. Ilagay mo uli yung ano natin. 565,000 houses na po na bisita. 900 na po ang napapatay. 12,000 ang inaresto. 600,000 po yung mga sinasabi nating sumuko, mga kababayan. At bakit ko lang, baka tayo pumunta kay Isaw Mali Arlina. 8,073 operations daw ang ginawa. Bypass operations. I-divide mo ng 63, Arlene. Ibig sabihin yan, sa isang araw, 100 police operation na nangyayari. Ang sipag ng polis. O, 8,073. Ang sipag. Ngayon lang sila nagtrabaho. Within 63 days. May pumapatak na lahat, di ba? Halos mga 120, 110 police operations are being conducted. Every day, magmula nung mo po si Duterte. Eh, paano palalaki siya ng mga polis? Pagod sila ngayon. O, teka muna ha, batiin muna natin to bago natin siya pag-reportin. Inaanak mo, nag-anniversary. Ay, anniversary nga. Oh, wedding anniversary. Happy anniversary. Happy anniversary. Hindi, batiin ko rin isang kaibigan ko, tinext ako, kaya lang patay sindi ang aking cellphone. Si Gary Domingo. Gary, magandang maga sa'yo. Kailan tayo magkakapito po yung chief ng business and permit section ng ano division ng Quezon City Hall. Si Gary Domingo. O Isa, happy anniversary Isa. Good morning, salamat po. How does it feel na kinasal ka? 2 years ago, ano ba? Bakit? Alam mo, floating pa yan hanggang ngayon. Okay. Oh, diba? Nasa ano pa, alapaap talaga. Oh my God, sarap no? Ina-enjoy pa po. Ina-enjoy si Raul, hindi makangiti si Raul eh. Oh. Ingit na ingit eh. Asa kasi Erwin makatangay dito. 2 years na. Parang kailan lang, ano, di ba? Oo nga eh. Parang kailan lang. Ang bilis ng panahon. Pero yun. Nakita ko si Mary Rose Cabrales na naka, ano, naka-mumu. Naka-gown. Mumu ang tawag ng mumu. Naka-gown. Ay, ang ganda ni Rose nung kasal ko. Oo nga. Anyway, sabi rin ng tatay niya, ganun. Tignan natin kung maganda siya sa kasal niya. Ano naman? Kaabang-abang yan. O, sige. Ito po, kinuwestiyon ni Kabataan Party List Representative Sara Elago ang motibo sa likod ng pagpapaliban sa Barangay at Sangguniang Kabataan o SK election na nakatakda sana sa October 31, 2016. Pangamba ni Elago, hindi malayong ginagamit lamang ng Duterte administration ang election fatigue issue para makakuha ng political support sa Barangay level. Ipinunto nito ang nakabinding usapin sa kung magkakaroon ng holdover capacity dahil sa postponement o kung magtatalaga na lamang si Pangulong Rodrigo Duterte ng interim barangay officers. Kaugnay ito, hindi naman pabor sa Elago sa panukala ni House Speaker Pantaleon Alvarez na i-abolish na ang SK. Babala ni Elago, maaring target ng hakbang na lunasawin ang SK ay makakuha ng share ng Local Youth Council sa Internal Revenue Allotment o IRA. Sa halip na buwagin, dapat anyang tutukan na lamang ng mga mambabatas kung paano matutulungan ang mga kabataan sa gitna ng mataas na matrikula, drug abuse, unemployment at iba pa. Marapat din anya magkaroon ng blueprint ang Kongreso upang mapalakas pa ang mga kabataan at maprotektahan ang kanilang mga karapatan. I-79 Umali, Radyo Inquirer 990 by nagtatanong, mamamayan nag-uusisa. Yan, balansing pagbabalita, walang takot na pamamahayag. Ano ang take mo dyan, Aline, sa SK? Yung una-una, yung katotohanan na corrupted na ang SK, totoo yun, di ba? Yung katotohanan din na yung mga nandiyan, nakaupo, eh, anak ng mga politiko, totoo din yun, di ba? Sila-sila rin yun. Kumbaga, training ground nila yan eh. Diyan sila sinasanay. Sino ba pinatutungkulan mo? Si Duterte? Hindi naman. Sino? Tapos na si ano. Kasi Duterte, vice mayor eh. Tapos na sa SK. Doon nagsimula sa SK din. Sa SK din. Ang layo ng hugot ko si Ayn Marcos. Lumalayo kayo eh. Nakaupo itong presidente natin. Pero alam mo, ako, sa personal ko,
Kasi alam mo, sa totoo lang mga kababayan, it maduguho yung barangay elections na yan. No? Pangalawa, dikit na October na talaga eh, Arlene. October eh. So ang problema mo dyan, unang-una, eh may sinasagawa ngayong ano? May sinasagawa ngayong anti-drug campaign, di ba? O isipin mo kung mag-i-eleksyon. Pagkatapos patay dito, kaliwat ka rin yung mas lalong gugulo. Not just for the money, but sinasabi nga, mabuti na lang, in next year mo na lang yan. Pagtapos na yung kampanya sa droga. Dahil yung mga barangay ngayon, yanig eh. Busy. Yanig yung barangay. Oh. Baka malay mo yung mga, may mga drug lord na nandiyan. Ikaw, kandidato ka, yayariin kita. Ganun ang dating, di ba? So, ako, personal ko lang, akin lang ho, ha? Yanig ho ang barangay ngayon. Pag pinasukan mo ng eleksyon yan, mag-iiba yung kampanya. Tama ba yun na, di ba, ganun ang... Hindi, at saka ano, tawag nito, although may bagong ang batas, di ba, na parang inayos yung ano, yung mga problema niya. And on the abolition, ikaw sa abolition? Sa abolition, not outright. Not outright, di ba? Siyempre, dadaan pa sa panukala yan. Hindi lang not outright. Sa tingin ko, dapat meron pa rin. Meron pa rin representasyon, pero yung talagang siguraduhin na may trabahong gagawin. Diba yung talagang para sa kabataan ang din. Ang pinakamagandang gawin. Alam mo kung talaga effective ang SK natin? Ito, yung totoo ha. Wala sanang drug problem sa mga barangay. Sinabi mo pa. Oo, kung talaga active ang SK, ako, diba? Alam mo, ako. May mga anti-drug concert pa yung mga yan. Ako gagawin ko niyan. Gagawin ko kabataan barangay. Gagawin ko na lang. O, diba? Sabay kanta. May bagong silang. May bago ng buhay. Di ko kabisado yan. Bagong bansa. Sa bagong lipunan. Magbabago ang lahat. Sila akong kumakanta. Nakatingin nakatulala si Angelico. Ano kayang kanta yon? At mo, ating itanghal. Kinakanta yan sa high school, kinakanta yan sa college din. Ha? Grabe nung araw. Pero tama yung sinasabi, balik mo yung ROTC. Alam mo, wag na yung pagbabalik ng kanta niyan. Alam mo, ang gustong-gusto ko talagang ibalik, talaga ako looking forward yun eh. Yung paghapon, yung binababa yung bandila, yung nido talaga, yung watawat. Gustong-gusto ko yun. Eh, palibasa sa Amerika ka nakatira eh. Sa Amerika? Eh, Olongga po eh. Eh, ganun Amerika talaga yun. Eh, Amerika. Eh, ganun talaga kami. Yun talaga hihinto kami. Alam mo, aga uwi ako, okay? Pero gusto ko pa rin yung sabi ng mga Amerikano, look at this stupid Filipinos. I mean, yung bandera nila eh, kami nandito ngayon. Kahit na, pero ibig ko sabihin. Pero mga, pati mga kanta ng Amerikano, kinakanta nyo rin eh, di ba? Oo naman. Ibang bayan ng Olongga po, pag pumunta ka rin eh. Wanna buy what, sir? Wanna buy what? Philippines, my Philippines. Maryland don't you go, pala. Don't you go. Go to Parsabuanga. Bakit Amerikano ba yon? Ay, syempre, English eh. Meron pa. Early to bed. Alam mo yun? And early pinapatulog to na yung mga bata, pinapatulog. Ay, nako, binanaging historical to laban na natin. But anyway, mga kababayan, may drug problem ba nun? Ha? May drug problem nun? Di ba namatay na si si Lim Seng? After nung pinatay siya, anong nangyari nun? Di underground may na. May takot ba lahat? Underground, may mga notebook na nagbibenta mo. Agador, ano gusto ko? Mogador. Pero pag nahuli ka. Oo, patay ka. Patay ka. Yan ang nangyayari. Ano yung Mogador? O saka walang siya. Nung araw, ang mga drugs nung araw, hindi siya synthetic, Carlene. Yung mga X kung tawagin nila. Puro gamot yun eh. Puro gamot talaga. Kaya hindi siya damaging sa utak. Marijuana, no? Hindi siya. Sabi nga, nag-explain mismo si Duterte. Alam nyo, yung cocaine, hindi nakasira na utak yung dalgaling yun sa tanim. Oo. Para nag-depensa. Nag-depensa, di ba? Pero ang shabu, sabi nga gano'n. Synthetic yan. Plastic yan, pumapasok sa utak mo. Oo. Yan ang sinasabi niya. Kaya, yung mga mayayaman, hindi apektado dahil yung mga mayayaman, hindi nagsasabu. Ang ginagamit nila, cocaine. Ecstasy. Oo. Ay, ginagamit. Ecstasy, nakakaano rin yun. Hindi masyado. Ay, hindi masyado. Eh, pag hinaluan mo na ng kung ano-ano. Ng alak. Yun ang sinasabi niya. Kaya sabi ni... Speaking of marijuana, may kukwento pala ako sa'yo. Hindi ko nababanggitin kung sino. Ha? Pero yung number alam ni Rose. Kasi sa kanya binigay. May lumapit sa akin. Ano? Arlene, nabalitaan ko may ano ka pala. Karoon ka pala ng cancer. Oo. May access ako sa marijuana, gusto mo? Medical marijuana. Oh, hindi. Para saan yun? Para hindi ka... Imbis na mag-sedative ka. Ang sagot ko sa kanya... Parang painkiller yun. Ang sagot ko sa kanya ganito.
wala naman po akong pain na nararamdaman. Kaya hindi ko po kailangan ng painkiller. Totoo naman yun eh. Naramdaman ko lang yung pain nung ako'y bago operahan. Isang buwan yun halos. Hindi ko naman alam na cancer yun, di ba? Kaya hindi ako na kailangan ng pain. Eh, matiisin ako eh. Di ba? So, hindi ako minom ng painkiller ever. Kaya yung medical marijuana, may debate niyan. Pero yung marijuana, grabe. Ibang tao, ibang amat. Sarap na. Ito, flashback. Ano naman ang orientation ko sa marijuana? Ano? Paano ko na-discover yung marijuana? Nag-marijuana ka rin? Hindi ako nag-marijuana. Oh. Hindi ako nagda-drugs. Oo. Kunyari? Hindi ako nag-drugs. Yeah. Kahit ano yan. Okay, kahit ano. Totoo yun, Jake. Eh, si Clinton hindi umamin eh. Hindi ako nag-drugs. Si Obama talaga umamin na. Oh, wala akong aminin. Anyway. Oh, si Duterte ay pang umamin. Oo. Hindi, ba sabihin ko ganito? Itong kumento. Meron akong ano, kilala man to, public knowledge ano naman to doon sa amin sa barangay sa ano sa Davidson. No? Meron kami nung kinatatakutan, si ano? Kuya Boyong. Okay. Talagang ano yun, nagmamariwana sila doon sa may likod ng ano, ng tawag nito, ng kulungan ng baboy. Oh. Eh, may second floor yung tinitira namin. Nangungupahan kami doon sa compound nila eh. Lolo niya yung may-ari ng compound. Doon mo makikita sila nagmamariwana sa tabi ng bahay ni Kapitan. Humihit-hit. At mabango. Oo. Alam, kaya ako nalaman ang amoy ng marijuana dahil doon. Yun lang. Oh, sinisilip ko sila sa butas. Ba't ka naman nabuboso, pambihira ka naman? Hindi, para alam ko. Si ano, sabi, para iwasan ko kasi hindi makasama ni Kuya Boyong. Kaya Bolo pala naging reporter ka, mahilig kang manilip eh. Grabe ka talaga. I was 6 years old at that time. Kaya nga. I cannot forget. Ba't mo pinakakialaman yung mga nandun sa mga? At least alam ko kung sino-sino yung kasama ni Kuya Boyong. Eh, kung napagtripan ka, tinuso ka ng ano, hindi ng nila ako pwede pagtripan. Pako. Alam kong iiwasan ko sila ngayon. Eh, yung binato nga yung pero, butas. Pero alam mo, nagawa ko, ano? Pag may nang aaway sa akin ng bata nun, susumbong ko kayo kay Kuya Boyong. Grabe ka. Buhay pa ba ngayon yun? Buhay pa. Sige, mga mabayan, mag-text. Matanda na. 0920-837-9790. Ibig sabihin, hindi siya na, walang side effect yung kanyang ginawa. Hindi siya natukhang. Ay, pero okay na siya, may pamilya na siya. Pero nang teenager siya at that time. Teenager. Ako, inaamin ko tumikim ako noong araw. Hindi talaga ako nag-drugs. Isang Jake, beses lang, tapos tumigil na. Uh-oh. Natakot ako. Natakot ka? Kasi na... Nag-enjoy ka masyado? Hindi, kasi naging psychedelic yung paligid ko. Nahilo ko bigla. Ayoko na. Oras, mga kababayan, 8:07 in the morning.